Cassidy Vargas and my name is Krisha. So ito yung kapatid ko, guys, and hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa utak niya at gusto niya sumali sa video ko. And today, guys, I will give a product review about this paint box bench na BB cushion. So, guys, itong product na to is mabibili siya sa bench stores, and this retails for 549 pesos. And guys, dalawa lang yung shade na available, natural and fair. And then I got the shade fair. Yan. And then may nakalagay din dito na SPF 50. And may nakalagay din dito, guys, dyan, na not tested on animals. So cruelty free sila, guys. And then made in Korea. So naglalaman pala to ng 15 grams, guys, the product. And then as you can see, guys, kung ano yung print na nandito sa box, ganito din yung print na nakalagay dito sa mismong product. So, ayan, i-open lang natin. And as you can see, guys, yan na yung mismong compact. And then, kung makikita nyo, parang distorted yung salamin niya, pero hindi yan. Kasi parang may plastic na nakatakip dyan. And tatanggalin natin. Yan, guys. Ito yung puff na kasama sa product, guys. As you can see, yan, may nakalagay dito na remove the sticker for use. And then number 2 is close the compact tightly after use. So, tatanggalin natin itong sticker. Yan. So, ito na yung mismong product, guys. Ayan. So, as you can see, guys, wala akong suot na kahit anong base makeup. Naglagay na ako ng Olay, and then yun na yun. So hindi ako maglalagay ngayon ng primer, guys, to see kung ano talaga yung effect nitong cushion na to. So kukuha lang ako ng isang pump patawag dito, hindi ko alam, basta maglalagay tayo dito. As you can see, guys, marami akong acne marks dyan, and titignan natin kung makakover ba niya. So, i-zoom ko kayo para mas pakita nyo. Ayan, guys, as you can see, ang puti. And ito lang yung mas dark sa kanilang dalawa nung isang shade. And okay naman yung coverage niya, guys. No-cover naman niya yung mga blemishes ko. Sige, magko-contour na lang tayo mamaya, guys, kasi parang ang puti nito. Parang ang dami lang pala ng nalagay ko kanina, guys, kaya ang puti-puti niya. And babawasan na rin ngayon. So, ayan, guys, as you can see, ang puti na mukha ko. Or dahil lang sa ilaw dyan. Kasi naman sa personal, hindi siya ganyan kaputi. As in, ganyan na ganyan kaputi. And hindi siya madaling i-blend, guys. And ang hirap niya i-blend kung mapaparami ka ng lagay. And hindi siya mukhang natural kung tignan. Kasi parang makapal yung nalalagay na product. For the smell, guys, parang yung may perfume, pero hindi overpowering. And for the finish, guys, hindi siya malagkit. And then, parang semi-matte yung finish niya. Kasi yung feeling ko, matte siya, pero as you can see dyan sa camera, may mga sheen kayong makikita. And hindi naman niya nakakover talaga yung blemishes ko. And akala ko talaga na-cover niya kanina. Kaso lang, kailangan mong i-build up ang product para ma-cover talaga yung blemishes mo. And
kung i-build up kasi siya, guys, parang hindi na siya natural kung tignan. Kaya hindi ko na lang pin-build up para matabunan yung mga acne marks ko. As you can see, i-zoom ko, guys, ha. And guys, hindi niya nakakover yung acne marks ko. Ayan. And guys, siguro ang puti niyang tignan sa camera kasi may SPF 50 siya. So, ayan. May flashback siya. Pero in person, hindi naman siya ganun kaputi. Sa camera lang. Ayan guys, isiset natin siya nitong Nichido na final powder in the shade Ivory Glow. So guys, tatapusin ko lang tong makeup ko and I'll be back. So ayan guys, kakatapos ko lang mag-makeup and as you can see, yan na yung baby cushion. And then guys, in person, okay na yung shade sa akin. As in, hindi na siya maputi. Pero pagdating sa camera, medyo maputi pa rin siya. Siguro dahil yun sa SPF 50 na meron yung baby cushion. And then, habang nag-makeup ako guys, may napansin ako. Kasi madaling ma-move yung product guys. As in, konting ganyan lang, ma-move na yung product. So guys, it's now 11:51 in the morning and I'll be back later for an update. So ayan siya guys, ganyan siya under natural lighting and as you can see, parang ang flawless niyan tignan. Ayan, and hindi na siya maputi. Bisha! Hi! Hi! Tignan siya guys kung ginagawa niya sa brush. Okay, where's your little pony? Yeah. That is rainbow dash. This I like first. And here is pink dash because of coat. And this is purple dash. And I like her because this is my favorite color. And my mommy and my daddy and my other colors, my daddy's dad. I like pink and my mommy likes yellow and my daddy has... She, my tama, 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 So ayan guys, kakagaling ko lang sa school ng kapatid ko kasi may meeting. So guys, it's now 4:48 in the afternoon and almost 5 hours na dito yung BB cushion. And then, nagamit tayo ng oil control film sa pagpa-blot nitong oily face natin kasi pwede ka nang magpito dito sa face ko sa sobrang oily. So ayan guys, as you can see, sobrang oily. As in, dalawang blotting sheet yung naubos ko. And yan. May napansin na ako dito, guys. So, as you can see, guys, nag-transfer dyan yung product. Yan, yung mga brown. And, parang nandito pa naman yung product. Yan. Nawala na yung coverage niya. And then, I'll be back later for another update. Hello guys, so it's now 11:08 ng gabi and ito na yung magiging last update ko about dito sa paint box bench na skin perfecting BB cushion whitening na may SPF 50. So guys, as you can see, di ba nag-lock tayo kanina? And ngayon, bumalik yung pagiging oily ng face ko. And kung hindi nyo alam guys, napaka-oily ng face ko. And ayan, dyan natin nalalaman na hindi siya masyadong okay sa mga may oily skin katulad ko. Kasi, madali siya mag-oil up and kailangan mag-blot. Pero okay na naman siya kasi pagkatapos mag-blot, okay pa rin yung product. For the pros and cons, guys, first is the cons. First guess is sa oil control, yun nga, so-so. Kasi palagi ka nagpo-blot. And then, second is that it emphasizes pores. Third is that nag-transfer siya, so hindi siya transfer-proof. Kasi nakita niyo naman kanina nung nag-blot ako na may nag-transfer na product dun sa may blotting film. So, pang fourth guys is that
mayroon laman silang dalawang shades na available. And sana paramihin nila yung shades para hindi mahirapang pumili ng shades yung mga tao or yung mga mamimili. And then lastly guys, is that medyo pricey siya. So it costs 549 and parang hindi siya ganun ka-worth it yung price niya. And then sa pros naman guys, maganda siya kasi may SPF 50 siya guys, nakasama na. Yun nga lang, hindi siya magandang gamitin sa gabi kasi may flashback talagang mangyayari guys. Second guys, that wala siyang masyadong coverage pero maganda siyang tignan kasi natural siya. And then parang ang flawless niyang tignan lalo na kapag tumatagal. Kahit mag-oil up ako, ang flawless tignan ng face ko as in. Third guys is that maganda siya kasi madadala mo siya kahit saan kung gusto mo mag-retouch, okay lang. And then guys, ang maganda pa dito is that nasa number 4 na tayo guys ha. Ang maganda dito is that gusto ko yung amoy niya guys. Kahit parang may perfume siyang amoy. So guys, for the final rating, yes, mag-rate ako guys. Parang pro, di ba? So guys, para sa akin, I will give this product 2 over 5 stars. So yun lamang po guys. And then, please don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. And like this video and comment in the comment section below for any suggestions or recommendations. Kung ano yung mga gusto nyo ipagawa sa akin ng videos or product reviews. So, thank you for watching guys. See you in my next video. Bye! So back to what I was saying.